Gary. Matagal ko nang gustong umuwi dito sa probinsya natin. Gusto ko kasi ng sashimi eh. Oo nga. Pagkatapos ang kinakain natin, isaw ng baboy. Dapat pala nag-bound tayo ng isda eh. Papaligiran naman tayo ng dagat ah. Kaya nga. Oh, ito oh, isaw. Para ka talagang sira. Basta lutuin yung mabuti eh. Teka, si Gary nga pala. Ay, ewan ko ba. 10 taon na siya hindi nagpapakita eh. Oh. Hindi ka pa rin nakakalimutan eh. Si Jonah? Death anniversary nun ngayong araw. Talaga? Ilaw pa yata ito. Pag namatay ibang shot ako, malilimutan mo kagad. Ano ka ba? Hayaan mo na yun. Kung ayaw nyo makalimot, problema na yun ni Gary. Ah, miss! Hoy, miss! Oh! Si Gary yun ah! Oh! Kamusta na, pare? Mabuti, tol. Salamat. Pare. Jonah! Jonah! Naririnig mo ba? Jonah! Nandito si Gary! Hindi ka pa rin niya nakakalibutan hanggang ngayon, Jonah! Maliit lang ang utak niya! Pero wala yung ibang laban, kundi ikaw lang! Palayain mo na ang kaibigan ko, Jonah! Nakikiusap ako! Gary, nandiyan ka lang pala eh. Ano bang ginagawa mo dyan? Hindi ko alam eh. Bigla akong pinulikat eh. Kayo ba nagligtas sa akin? Nakatulog ka ba ha? Pare, chikas! Tara! Uyo nga! Tara, dali! Tara! Lola? Lola? Ang bagay na buhay! Ay, naku! Ay, ikaw pala. Medyo masikip to. Ay, pambihira naman kayo. Ba't ba kayo umihiga dyan? Teka, kabaong nyo ba yan? Loko ka. Gusto mo na ba akong mamatay? Sabay tayong tatanda, kaya sorry ka na lang. Eh, kaninong ataul yan? Kay Mr. Park. Ah... Yung tatay ni Kapitan? Mas gusto ko ang isang to. Naku, mas mahal ho yan. Bigyan mo nalang ako ng discount. Ah, sige, kayo bahala. Ah, saka pala. May sabaw sa bahay. Gusto mo ba? Huwag na, salamat na lang. Ah, ito. Ay, pamatay ang panahon ah, ha? Ano ka ba? Huwag mo sabihin yan dito. Bakit? Walang mamamatay dito.
Ay, ang sarap. Pamatay talaga ang beer na to. Huwag naman ho kayong manggaya. Lolo, mamamatay na ho ba si Mr. Park? Lahat na ba ng tao namamatay eh? Eh, ay, kalimutan nyo na nga lang. Kalimutan na lang. Ang alel. Ay, nako. Pamatay nga ang panahon ngayon, ah. Ay, ano bang gagawin ko? Hindi na ako makapag-concentrate. Bakit? Si Jonah kasi, oh. Palagi na ako tinitingnan yan, eh. Sigurado ko, Gary. Next week, yayayain na ako niya na makipag-date. Ay, kailangan ko pa naman mag-aral, eh. Bakit kaya ganyan ang mga babae ngayon? Ang taas na ng standards. Mauna ka. Hindi, ikaw na lang. Teka, sa kanan ako. Sa kaliwa ka naman. Ibig sabihin sa kanan mo? Gary! Ibili mo naman ako ng kroketas, oh. Bakit? Wala lang. Pero, pag binili kita ng kroketas, pag-uusapan na tayo ng buong eskwelahan. Bakit? Wala lang. Uy! Bili mo na kami! Salamat! Sandali lang! Excuse me! Lalabas lang ako! Gari-gari, sandali! Oh, oh. Uy, tanga-tanga mo naman! Hindi mo ba alam na pinaglalaroan ka lang? Ano bang sinasabi mo? Gary, mag-isip ka nga! Ba't ka magugustuhan ni Jonah? Ang ganda-ganda nun eh! Nagsasawa na isa katitingin sa mga gwapong lalaki! Kaya ngayon, yung gaya mo naman ang pinagtitripan niya! Kilala mo ba si Noel ng judo club? Malakas ang tama nung kay Jonah! Kaya lagot ka, tol! Wala kang laban dun! Binilang ko lang naman siya ng kroketas, ah! Ano ka ba? Sa kroketas nagsisimula ang lahat! Ewan? Hoy, Gary! Gary, sandali lang! Pag nagsawa na si Jonah sa'yo, sigurado sa basurahan kang pupulutin! Tol, concerned ka ba talaga para kay Gary? O nagsiselos ka? Tangi! Bakit ako magsiselos? Bakit si Gary pinili niya? Dapat ako na lang, mas wise choice ako! Mabuti na lang! Ikaw ba yung boyfriend ni Jonah, ha? Ako? Pero pa ba ako ibang kausap? Ano, shota ka ba niya? Hindi niya ako shota. Sa lahat ang pinakayoko, yung mga duwag na katulad mo. Gusto mong patapa? Ha? Teka lang sandali! Teka lang muna! Ano ka duwag? Jonah! Hoy, Jonah! Sabihin mo nga! Di ba hindi mo ako shota? Ayaw kasi maniwala nito eh! Excuse me, Jonah. Totoo ba talaga na boyfriend mo siya? Ano bang totoo, Jonah?
Boyfriend ko siya. Jonah, sa akin na! Bilisan niyo, dali! Abulin niyo yun! Sandal mo yung bike! Bilis! Hoy! Teacher ako dito sa eskwelahan. Ang asul ng langit, no? Lagi namang asul yan, eh. Mas blue siya ngayon. Ah, marunong ka mag-swimming? Oo naman. Oh, ba't ka tumatawa? Hindi ka ba nasaktan? Oh, muntik na ako mapuruan ng baboy na si Noel, ha? Buti, niligtas ako nila, Jiggy! Naglalaro ka ng soccer? Nung elementary, ngayon hindi na, eh. Di ba goalkeeper ka? Oo, oh, ayaw ko kasing tumakbo. Paano mo nalaman? Magkaklase tayo ng elementary, eh. Oo nga. Malapit yung bahay ng lolo mo sa amin. Alam mo yun? Naaalala mo ba nung sabay tayong pinaglinis dati? Nangyari ba yun? Oo, may tinatanong ka nga sa akin, eh. Anong tinanong ko? Kung sino nagbigay ng pangalan ko. Ah! Yung papa mo! Hindi, yung mama ko! Ah! Gary, ano nga bang Chinese character nun? Hindi. Ibili mo ako ng beeper. Beeper? Nawala yung akin dahil sa'yo, eh. Dapat mo lang yung palitan. Dahil sa akin? Ang engot mo. Ang pula ng dagat. Ganyan talaga paghapon. Pula kasi ang langit, eh. Eh, bakit yung mukha mo mapula rin? Kasi ganyan talaga pag ganitong oras. Gary? Hmm? Wala lang, gusto lang kitang tawagin. Alam ko na. Hmm? Siguro magka-transfer ka na. Kaya parati mo na lang akong kinakausap ngayon. Tama ba? Jonah? Hmm? Yung pangalan mo, may special meaning ba? Anong problema mo, Gary?
Kanina ka pa nakatingin sa akin, ah. Mama. Ay, ano ka ba? Hindi ako mapakali pag ganyan ka, eh. Isa lang nga ibig sabihin yan, eh. Hihingi ka ng pera. Ay. Nanay kong maganda, makinig ka sa akin. Alam mo bang mahal kita? Oh, mama, kayo ng pera! Mama, beeper. Ano? Beeper? Beeper po yung gumaganito. Beeper. Ano ka ba, kinukuryente? Bzzz, parang sira. Mag-aral dito sa loob! Papasok na. Beeper, beeper ka dyan. Kuya! Ano ka ba naman? Hindi ka ba marunong kumatok? Totoo bang may girlfriend ka na? Kasi, kalat na kalat na yun sa buong school, eh. Pambira talaga. Mukha ka namang naimpatsyong bisugo. Pero ba't nauna ka pa magkasyota sa akin? Alam mo kung bakit hindi ako mukhang dugong kagaya mo. Kuya, doon sa mga barkada mo, meron bang gwapo doon, ha? Dali na. Tuwing taginit, tahimik ang nahihimlay. Hanggang sa sumapit ang taglamig. Tuwing taginit, tahimik ang nahihimlay. Hanggang sa sumapit ang taglamig. Matapos ang 100 taon, ako rin ay hihimlay sa tabi mo. Matapos ang 100 taon, ako rin ay hihimlay sa tabi mo. Hintayin mo ko hanggang sa dumating ang panahong yon. Hintayin mo ko hanggang sa dumating ang panahong yon. All Chinese poem ito. Isang heartbreaking poem. Pero hindi ito kasali sa exam. Ginawa ito ng poet nung namatay ang mahal niya. Alam niyo ba, sa kabila ng pagunlad ng sangkatauhan, sa kabila ng progreso, ang puso natin mga tao ay wala pa rin pagbabago. Sinulat ang tulang ito about 2,000 years ago. Pero mas touching pa ito sa mga bagong tulang ngayon. Basahin niyo nga na malakas. Ano bang date ngayon? 17 po. Oh, sige. Student number 17. Babasahin ni Jonah, tapos sumunod kayo, class. Yes, sir! Tuwing tag-init, tahimik ang nahihimlay hanggang sumapit ang taglamig. Tuwing tag-init, tahimik ang nahihimlay hanggang sa sumapit ang taglamig. Matapos ang 100 taon, ako rin ay hihimlay sa tabi mo. Hintayin mo ako hanggang sa dumating ang panahong iyon. Strict to si Papa. Kaya mas mabuting wag mo akong tawagan sa bahay. Beeper number to, ah. Di ba sabi mo beeper number to? Tangi, pwede ka pang mag-iwan ng message sa system. Ay, oo nga. Uwi ka na. Oo. Sige, bye-bye. Oo. Bye-bye. Yes, 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 yes! Oh. Good evening, ho. Good night, ho. Oh. Oh. Ha! Hoy! Hindi yun ang sinasabi ko, no? Teka lang. Ang sinasabi ko, yung advisor natin, Shota, ng math teacher natin. Ay, sabi ko na sa'yo, eh. Totoo yun. Isipin mo nga. Ito, ah. Nung school picnic natin, magkatabi silang dalawa, di ba? Hindi lang naman sila ang teacher dun, eh. Bakit sila nagsolo? Hoy, babaeng dugong, tama na nga yan. Lenta mo pa yung telepono? Pinag-uusapan na nga ng buong klase, hindi mo pa alam. Ay! Ay, nako. Pustahan tayo. Pag tama ako, libre mo ako sa recess, ha? Kahit ano! Pwedeng squid balls! Pwede rin kahit ano! Siguro, tokneneng na lang. Pwede rin yun. Sino bang tatawagan mo? Tatawagan mo yung shota mo, no?
Hindi ako papayag, kuya! Kuya! Kanina ko ba tayo hinihintay eh? Hey! You have 4 new messages. Your first message. Totoo ba kayo na ni Gary? Jonah, ano ka ba naman? Grabe yun ah. Jonah, si Alvin to. Pwede mong pag-isipan muli? Oo nga. Oo nga. Sino ba yung mga yun? Hi Gary, si Jonah. Rico! Ang weird, di ba? Ang totoo niya, naninibago nga ako eh. San kaya ako nakakuha ng lakas ng loob? Wala pa pala siyang lakas ng loob sa lagay na yun, ha? Ang emot mo, hindi mo alam na may nakatitig na pala sa'yo. Tapos, ang iniisip mo lang yung gusto mong sabihin. Hindi yung taong kaharap at kausap mo. Nung una kitang nakita, para kang lalaking umahon mula sa dagat. Kung umahon ka, pakiramdam ko palubog naman ako. Pag hindi ko pa sinabi ang mga nararamdaman ko, baka malunod na ako. Gary, alam mo, gustong-gusto talaga kitang kasama. Gusto rin kitang kasama. Kanina, na-stroke daw yung lolo ni Gary. Pakisabihan na lang yung bata, ha? Talaga, sige, salamat. Gary, umuwi ka na muna. Na-stroke daw ang lolo mo, eh. Lolo! Ay! Ano magagawa ko? Ay sama-sama ng panahon eh. Pag hindi ka nakapag-inuman sa akin, mababaliw ako. Yun lang ba ang dahilan kaya niyo ako pinatawag? Tapos sinabi niyo pang na-stroke kayo. Grabe naman kayo, Lolo! Aba, teka lang. Bakit nagsasara kayo? Siguro meron na naman kayong binabalak. Wala akong binabalak. Gusto ko lang makipagkwentuhan sa'yo habang umiinom. Tungkol ho saan? Ikaw po, may binamahal ka na ba? Ba't nyo natanong? Sagutin mo na lang yung tanong ko. Ano ba kasing problema nyo, Lu? Gusto mo bang marinig yung tungkol sa first love ko? Sino? Si Lola? Ano ka ba? Hindi siya yung first love ko. Hindi si Lola ang first love nyo? Hindi nga siya. Oh! Jonah! Dinala ko yung bag mo. Ah, salamat. Lo, kaibigan ko. Siya po si Jonah. Ilan taong ka na? Ho? Ano nang edad mo ngayon? 19? Hindi po, 18 pa lang. Oh, sige, umikot ka na 18 beses. Ha? Pamahiin lang yun. Sige, ikot! Ikot na. Sige na. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, ay! Tama na yan. Lolo talaga. Para hindi siya lapitan ng masamang espiritu. Upo ka. Nahihilo ka ba? Opo. Oh, ito, isang lagok lang nito, mawawala yan. Hindi umiinom si Jonah, Lolo. Okay lang, umiinom ako. Ganito po pala dito, no?
Huwag ka masyadong pupunta rito. Teka, ituloy niyo na po yung kinukwento niyo. Yung ano? Yung tungkol po sa first love niyo. Ito yung babaeng una kong minahal. Nang una ko siya nakita, akala ko nakakita na ako ng anghel. Masyado ako nabighali sa kagandahan niya. Ang kaso lang, hindi siya nababagay para sa isang lalaking katulad ko. Mayaman ang pamilya niya, kaya natural lang na tumutol sa akin ang mga magulang niya. Magkaiba kasi ang mundong pinaggalingan namin. Pero mahal namin ang isa't isa. Naging saksi ang digmaan sa pagmamahalan namin. Pagkatapos ng gera, bumalik ako sa bayan namin. Pero nalaman ko na wala na pala naghihintay sa akin. Ang pakiramdam ko noon sa sarili ko, para bang wala na akong buhay. Pero humihinga pa rin. Mula nang bumalik ako, hindi na kami nagkaroon ng pagkakataon na magkita. Ang bango ng tsaa, diba? Ito, Papa, maprutas ka. Kainin mo, matamis yan. Oh, matamis, diba? Pinag-isipan ko ng mabuti yung kinuwento sa atin ng lolo mo. Siguro para sa'yo medyo malabo. Pero naiintindihan ko siya. Para sa akin, kahanga-hanga mga taong isa lang ang minahal sa buong buhay nila. Pero mabuti na rin siguro yung nangyari sa lolo mo. Kasi kung nagkataong si Aling Charito yung napangasawa niya, malamang hindi ka ipinanganak at hindi rin kita makikilala. Ang galing, no? Biruin mo, tinago yun ang lolo mo sa loob ng mahabang panahon. 50 years din yun, ha? Ang sama niya nga, eh. Sino? Yung lolo ko. Pinakasalan niya si Lola tapos iba palang mahal niya. Hindi mo naiintindihan, eh. Ikaw ba, for 50 years, isang babae lang ang mamahalin mo? Tumayo kayong tatlo na nakataas ang kamay. Teka muna. Hoy! Ikaw, Jiggy! Hindi ka na makasali sa section na to, ah. Eh, bakit nandito ka? Sorry, sir. Bumalik ka doon sa klase mo, pambira ka. Hindi ka nga rito, lalaki ka. Kung saan siya ka pumupunta? Dahil pala kay Lolo, kaya tayo nagkakilala. Kaya nung sabi mo, kung nakatuluyan niya yung first love niya, hindi tayo magkakakilala.
naniniwala ka ba sa kabilang buhay? Bakit? Di ba pangarap ng lolo mong makatuluyan si Aling Charito sa kabilang buhay? Naniniwala ako may Diyos, pero hindi ako naniniwalang may kabilang buhay. Ano bang pagkakaiba ng kabilang buhay at ng Diyos? Sa palagay ko kasi, kuagawa lang ng tao yung kabilang buhay. Eh, paano pala yung lolo mo? Natural lang na maniwala siya. Parang yun na lang kasi ang pakonsuelo niya sa sarili niya. Naiyak ka naman sa kwento niya, hindi ba? Umiyak ka kasi, kaya umiyak din ako. Kung ganun pala, pag namatay tayo, basta na lang tayo mawawala. Kung may kabilang buhay, overpopulated na yun ngayon. Ibig sabihin, tanga pala yung mga naniniwala sa kabilang buhay. Wala akong sinabing ganyan. Sama mo. Jonah, teka! At ang yabang mo! Hindi yung ganun! Ay, tanga! Para mahanap mo yung value ng eras, mga pare, sa tingin nyo, hindi niya talaga alam ang sagot, kaya niya tinatanong tapos, si Jonah. Tapos, round out mo lahat ng kilalang values. Yan ang pinakamatalino sa boom school eh. Ang pinakayo ko, yung matalino na gwapo pa. If x minus 2 is equal to 0, pa sila. Ibig sabihin, x is equal to 2. Ganun lang kasimple yun. Basta sundin mo lang yung solution na to. Hindi ka na maliligaw. Pero kung nalilito pa rin, pwede mong gamitin ito. Madali lang. Basta isa-isahin mo lang. Tapos ito unahin mo, ha? Tol! Anong problema mo? Wala naman niyo ako! Ibiso mo lang! Ito! Papanato ko sa free man eh! Sira ka pala eh. Anong ikinagagalit mo? Hindi mo ba alam? Dahil ba kay Miko? Dahil nagpaturo siya sa akin sa math? Kung yan lang ang dahilan mo, pwes nakakadismaya ka. Hindi mo kayang makita ako na may ibang kausap? Eh paano pala kung sa ibang lalaki ay kumaikasal? Hindi ka tatagal ng 50 years, 5 minutes lang patay ka na. Basta itago niyo ho yan sa tuyo at well-ventilated na lugar. Ito, maraming salamat. Salamat din. Mag-iingat kayo. Huwag ka nga bumuntong hininga, malas yan. Ba't kasi kinuwento niyo pa yung first love niyo? Umuulan eh, hindi ako nakapagpigil. Kung ganun, pagkatapos yung magkaiwalay, hindi na kayo nagkita uli? Ay nako, di bali na. Ang asul na langit, may isang puting bangka na naglalakbay sa dagat. Tahimik siyang naglalayag patungo sa kanluran. Pinatawag ako para magayos ng isang burol.
Hindi ko alam na asawa pala ni Charito yung namatay. Hindi man lang kami nag-usap noong araw na yon. Hindi ko alam kung nakilala niya ako o hindi. Basta umiyak lang siya nang umiyak. Minsan, ganun ang buhay. Ang akala mo, iisa lang ang direksyon ng daraanan mo. Pero magugulat ka sa dami ng maaari mong likuan. Isang maliit na liko lang, maaari nang mabago ang buhay mo. Lahat ng tao may kanya-kanyang kapalaran. Para kay Lolo, si Lola ang itinakda para sa kanya. Si Papa naman, si Mama nakatakda sa kanya. Sana, ikaw ang nakatakda para sa akin. Sana nga. Mahal kong Santa, hayaan mong kumilos ang aking kamay. Dinggin mo sana ang aking dinadalangin. Hindi kumikilos ang mga santo, ngunit sila'y nakakarinig. Kung ganon, huwag ka nang kumilos. Kung diringgin ang aking dalangin, sa iyong mapupulang labi, masasalin ang aking kasalanan. Malas, hindi ko mamakita eh. Excuse me. Bakit ba? Thank you.
Hindi mo pa siya nahahalikan? Ni holding hands yata, hindi pa. Strike! Oh, gulo nyo eh. Tumahimik na kayo. Bakit? Takot yung hawakan ng kamay niya? Saluhin mo na lang yung bola. Ay, nako. Alam mo kung gano'ng karaming may gusto kay Jonah? Si Miko, isahe mo ng baseball club. Si Harvey ng math club. Si Max, si Jomel. Kasali ka rin, hindi ba? Ano? Marco, ayusin mo naman! Ay! Marriage rock? Alis tayo sa Sabado pagkatapos ng klase. Linggo na umaga na tayo uuwi. Pwede ka? Sinong mga kasama? Yung tatlong mokong tsaka yung shota ni Jiggy. May girlfriend pala si Jiggy? Si Mia. Nagkabalikan na sila. Magpapaalam ako kay Mama. Konting paalala lang po, maging maingat tayong lahat sa mga nagliba ng mandurukot. Ingatan po natin ang ating mga bagahe at huwag basta iiwan kung saan-saan. Hindi sasagutin ng pamunuan ng pier ang pagkawala ng nanakaw na gamit. Maraming salamat. Tatawag lang ako ah. Nasaan na ba yung mga yun? Ba't nasa bahay pa kayo? Malapit na umalis yung bangka! Hindi kami sasama! Ano? Nag-usap-usap na kaming tatlo. Naisip namin kayo na lang ha? Para masolo mo siya. Sirabang ulo mo? Huwag ka na magkunwaring ayaw mo. Mag-isip kaya nga lang, huwag ka mautal. May problema ba? Wala. Wala namang problema. Hindi sila darating? Kasi... Nagkaroon lang kasi ng konting problema. Si Jiggy kasi nanganak na... Ay, hindi! Yung aso niya kasi nanganak. Pagkatapos si Marco, may butas yung bubong nila. Sabi niya, kailangan niya raw ayusin yung butas ng bubong nila. Tapos... Hindi naman umuulan ah. Ha? Oo nga pala. Pinlano mo to, no? Hindi naman talaga sila kasama, di ba? Hindi, John. Ha? Nagkataon lang na... Ay... Excuse me, pabili po ng dalawang tiket. Okay. Anong hiniling mo? Eh, ikaw. Ikaw muna. Ayoko, ikaw muna. Sabay na lang tayo. 1, 2, 3. Sana palagi ganito. Uy, pataw tayo! Ang bilis mo ah!
Dumako naman tayo ngayon sa ating ulat panahon. Ayon sa Weather Bureau, isang malakas na bagyo ang inaasahang papasok sa bansa bukas ng umaga. Ito raw ay may lakas na 75 to 80 kilometers per hour. Aba, mukhang magandang babae yan ah. Bagong kasal kayo? Po? Ng ulan, na maaari maging sanhi. Okay, mag-aaway ah. Mag-aalang kayo, ha? Pusindikan sila ang mga flight sa airport at mga biyahe sa pier kung sakaling tumuloy ang pagpasok ng datumang bagyo. Mukhang malabo ang mata niya, no? Pinapayuan ang lahat ng mga nangyayari kapag tumatanda na ang tao. Pero malakas ang tenga? Oo! Malakas ang tenga ko! Tenga na nga lang ang natitirang malakas sa akin eh. Ang hirap talaga maging matanda. Mabuti pang mamatay na lang. Gusto mo pa ba, ha? Gusto pa niyan! Ngayong gabi natutulog ang langit. Ngayong gabi mahinahon ang dagat. Ngayong gabi tahimik ang hangin. Nakikiayon sa ating damdamin. Ika'y lumapit, ako ay yung dinggin. Ika'y lumapit sa akin. Ngayong gabi pagsasaluhan natin matamis na pag-ibig. Ito mga gamit na naiwan? Ating hinihintay. Tayo na sa alapaap, maglaro sa mga ulap. Sabay tayong aawit nang tungkol sa pag-ibig. Pakinggan ang kumakatok sa puso. Panahon na upang pagbuksan. Wow, ang aking hiling ay iyong dinggin. Ikaw ang nasa puso ko. Ay. May naalala ko kapag umuulan. Noon kasing panahon na buhay pa si Papa at si Lola, merong pumupunta sa amin na babaeng nagmamasahe. Bulag yung masahistang yun. Ang edad niya siguro nasa mid-60s. Nung minsang umuulan, tinanong ako na masahistang yun. Gary, anong itsura ng ulan ngayon habang bumabagsak? Pabilog ba gaya ng patak ng tubig o pahaba gaya ng sinulid? Anong sinagot mo sa kanya? Pabilog po, palalaki kasi ang patak ng ulan ngayon. Ah, pabilog pa lang patak ng ulan, hindi pa haba. Nung gabing yun, inisip ko kung talaga bang pabilog ang patak ng ulan at kung hindi pa haba. Ay. Pero hanggang sa oras na to, di pa rin ako sigurado. Pabilog nga ba? O pahaba? Kailan ko kaya malalaman?
Ba't lumabas ka? Hindi ka makatulog? Mm-mm. Tumigil na yung ulan. Sabi nila sa gitna raw ng bagyo, wala raw malakas na hangin o ulan. Napakatahimik daw. Kung ganon, nasa gitna pala tayo ngayon ng bagyo? Ay, ang ganda, no? Bibihira lang ang pagkakataong makakita ng ganyang langit. Gano'ng kalaki ang posibilidad na magiging magkakilala tayo? Kasing bihira siguro ng isang bituin pag may bagyo. Nakapagpasya na ako. Jonah, iiyak ako para sa'yo. Tatawa ako para sa'yo. Mabubuhay para sa'yo. Ikaw ang magiging sentro ng mundo ko. Kahit mabilis kang mapikon, tsaka kahit na mabilis kang magselos, kahit nauutal ka pag nagsisinungaling, gusto pa rin kita. Sana ganito na lang tayo habang buhay. Jonah! Hoy, Jonah! Ilong mo. Okay lang. Tara, halika. Sumakay ka. Pasensya na po. Sa kasaysayan ng mga tula sa Korea, wala pang ibang formal verse ang maikukumpara sa tagumpay ng pagkakasulat sa Shijo dahil naantig nito ang damdamin ng mga tao. Goodbye, class. Goodbye, bye, sir. Sorry po, sir. Charan! Shhh! Kung may Justice League ang planet Earth,
Si Jonabe naman, merong Gary Kim! Prinsesa Animia, may mahalaga ako imumungkahi sa inyo. Maliit nga ang aking utak, pero marami akong dugo. Maaari kitang bahaginan ng dugo ko. Teka, nakita niyo ba yung lolo ko? Sa palagay ko, hindi pa. Alam niyo kasi doktor ang lolo ko eh. Sa katunayan nga, yung lolo ko ang head ng ospital na to eh. Ang ganda ng kwarto mo ah. Ay, nanay ko. Oh, lolo, nagra-rams ka na ba? Ako, gusto ko ang langit. Talaga? Eso naman tayo. Pati na yung mga ulap. Yung paglubog ng araw. Sabi nila, lalo na yung rainbow sa ibabaw ng dagat. Promise talaga yan, ha? Eh, ikaw? Mahilig ako sa school uniform. Ewan ko ba? Pero gandang-ganda ako sa uniform, eh. Ayoko sa amoy ng mama ko. Amoy daing siya. Pero ang pinaka-ayoko sa lahat, yung mga isdang luto na. Ang sama nila makatingin pag nakahain na sila sa mesa. Nakakatakot. Ayoko naman sa karayom. Pwede bang inumin ko na lang yung dextrose ko? Ano kayong madalas mapanaginipan ni Mama? Nalulungkot ako kapag pinapanood ko si Mamang natutulog na nakatalikod sa akin. Para sa akin naman. Malala na po ang leukemia ng anak niyo. Yun ang pinakamalungkot na bagay. Saan pupunta? Sa ospital? Hindi. Lagi kasi nakabantay yung papa niya. Kailan doon siya lalabas? Anemic lang naman siya. Ano ba kasi ang ginawa niyo sa island? Doon niyo nagsimula, di ba? Sumagot ka! Para may tinatago ko eh! Totoo ba nag-kiss lang kayo? Ha? Ilang ginawa niyo ron, ha? Ay, nako! Uy! Mukhang napipigil niya! Uy, ano ba ginawa niyo? Anong floor ba? Second floor. Second? Bibili kami ng juice. Oo. Hintayin mo kami. Nurse, nasaan na yung pasyente doon sa room 203? Sino? Yung sa room 203, si Jonabe. Nawawala siya. Umalis siya kaninang umaga. Ha? Saan siya pumunta? Walang may alam eh. Pakidala na rin to ha, sa PJ Warden. May pasyente nawawala? Sino? Si Jonabe na room 203. Ay, may leukemia. Ganun pala ang pakiramdam. Oh, Gary. Masaya ba? Masarap pa mahiga dyan?
Gary? 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 Sorry. Gary, sorry. Gary? Ha? Pag tinawag ba kita, palagi kang sasagot sa akin? Gary? Hmm? Gary? Hmm? Papa! Dumaan kayo sa bahay, ha? Magluluto ako ng paborito niyong sinabawang isda. Ganun ba? Sige, sarapan mo, ha? Aha. Ano may paglilingkod ko? Nandito po si Mr. Mauricio Kim. Ako yun. Ano bang... Magandang hapon sa inyo. Alam niyo ho, matagal yung tinago ng mama ko. Tinago niya yan hanggang sa huli. Kung papayag kayo, pwede bang kayo nang maghanda ng katawan niya? Wala na siya. Paano siya umalis? Hindi po nahirapan ng mama ko. Umalis siya ng payapa. Ha 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 ha!
Sana pala naging mas maagang pagkikita natin. Bakit ba hirap na hirap tayo magkita? Salamat sa'yo. Kung ganun, hindi mo rin pala ako nakalimutan. Pasensya ka na. Hindi kita naibili ng damit nung buhay ka pa. Alam mo akong gumawa nito. Kaya sana tanggapin mo. Hindi bale. Alam ko magkikita rin tayo. Sa araw na yon, sigurado kong hindi na tayo maghihiwalay. Hintayin mo lang ako ron. Isang araw susunod din ako sa'yo. Jonah, natupad na ngayon yung pangarap ni Lolo. Nakita na sila ni Aling Charito. Gaya ng sinabi mo, kahit hanggang kamatayan pwede magkita ang mga taong nagmamahalan. Napatunayan kong hindi ganun kasimple ang kapalaran ng tao gaya nung iniisip ko. Sa palagay ko, matagal ding hinintay ni Aling Charito si Lolo. Tayo kaya, magawa rin kaya natin yung ginawa nila? Prinsesa Anemia! Nasa ilalim ako ng isang sumpa. Paano ko matatanggal ang sumpa? Kailangan halikan ako ng prinsipe. Sandali lang, Jonah. Huh?
Bopos, hindi mo ako mahahalikan ng direkta. Kahit na. Sandali. Ano ulit ang pangalan mo? Gary Kim po. Mabu ka, Gary. Ano bang nagustuhan mo kay Jonah? Dahil ba sa maganda siya? Opo. Oo, maganda siya. Hindi ko sinasabi ito dahil lang sa anak ko siya. Nalulungkot ako kapag tinitingnan ko siya. Ang ganda-ganda ng anak ko. Pero sa kabila ng lahat, wala akong magawa para sa kanya. Ang bata pa ni Jonah. Napakarami niya pang pwedeng gawin. Pero wala akong magawa para matupad yun. Kaya ikaw, Gary, kung mayroon kang magagawa para sa kanya, gawin mo na. Mama, paano niyo nalagpasan yan? Ang alin? Noon pong mamatay si Papa. Namimiss niyo ba siya? Ba't bigla mo na itanong yan? Natural, minsan naaalala ko rin siya. Namimiss ko siya. Kapag maiiwan ka, kasing saklap din yun ang pag-alis. Yung maiiwan, makakaalala. Pero maaalala ba nung aalis yung maiiwan? Kapag namatay ako, maaalala ko ng lahat ng mga nakakakilala sa akin. Pero sa paglipas ng panahon, yung mga kaibigan ko na lang, ikaw at ang mga magulang ko, kayo na lang ang makakaalala sa akin. Paglipas pa ng ilang taon, meron pa kayong makakaalala. Kapag matagal na akong wala, malilimutan mo na rin ba ako? Hindi. Hinding-hindi kita makakalimutan. Yun ang nakakatakot. Huwag mo kong kalilimutan. Gaya ng sabi ng lolo mo, katawan lang ang namamatay, hindi ang isip. Gusto ko kahit wala na ako, maaalala mo pa rin ako, Gary. Maliit lang ang utak ko. Kaya ilang araw lang malilimutan na kita. Ibang babae na ang bibilang ko ng kroketas. Hindi. Kahit pa mawala ako sa tabi mo, mananatili ako sa puso mo. Pag nagbabay ka, pag nasa banyo ka, nandun din ako. Susundan kita kahit nasan ka. Mag-aasawa ako ng maganda. Magkakaanak kami. Maraming anak. Magiging masaya ang pagsasama naming dalawa.
Makikita mo yung lahat. To save the message, press 1. To listen again, press 2. To cancel the message, press 3. Gary? Gusto kong bumalik sa Fog Island. Dalhin mo ako doon, Gary. Sa ulat ng panahon, mabilis ang umikilos si Bagyong Pocholo sa timog bahagi ng bansa. Kansilado na ang mga biyaheng panghimpapawid at pandagat bunsod ng malakas na hangin na dala ng naturang bagyo. Inaasahang mananatiling masama ang lagay ng panahon hanggang sa makalawa. One week matapos akong panganak, hindi ba? Nauna akong ipanganak sa'yo. Isang linggo ko na buhay sa mundo. Sa mundo na wala ka. Pag wala na ako, matagal na panahon kang maghihintay sa akin. Pero hindi bale. Hindi mo kailangan magmadali. Simula nang pinanganak ako, walang lumipas na isang araw na wala ka. At mananatili yung ganun. Sinado ang lahat ng biyahe papasok at palabas ng lalawigan dahil sa bagyong Pocholo. Maghintay na lang po kayo ng kaukulang anunsyo para sa pagpapatuloy ng mga biyahe na kansila. Maraming salamat po. Kansilado ang lahat ng biyahe papasok at palabas ng lalawigan dahil sa bagyong Pocholo. Maghintay na lang po kayo ng kaukulang anunsyo para sa pagpapatuloy ng mga biyahe na kansila. Makakaalis tayo. Dito ka lang muna, ha? Hintayin mo ako. May ticket ako papuntang Fog Island. Tuloy ba yun? Hindi, kansalado. Ha?
Doon sa kabilang window ang refund. Yes, Junction Court? Hindi lang po yun. Lahat po ng biyahe, kanselado. Okay. Hello, Junction Court? Opo, sir. Lahat po ng biyahe. Ah, hindi po. Kung gusto niyo mag-refund, pumunta po kayo dito ng personal. Ay, naku, lakas talaga ng ulan. Please, oh! Bakit ba? Paalisin nyo na kami. Ano ka ba? Hindi mo ba nakikita kung gano'ng kalakas ang bagyo? Hindi pwede. Sandali, oh! Sige na, payagan nyo na kami umalis. Emergency lang, oh! Importante yung talaga na makaalis kami ngayon. Sinabi lang, hindi pwede! Ang kulit mo, ah! Sige na, oh, sir. Pumayag na ho kayo. Nakikiusap ako sa inyo. Paalisin nyo na kami. Sige na, tama ko. Sige na po, sir. Bumabagyo! Sir! Tama na yun! Pwede! Nakikiusap po sa inyo! Salamat, Gary. Dahil sa iyo magagandang alaala ang babaunin ko. Natutuwa ko dahil ikaw ang pinasasalamatan ko ngayon. Alam mo, ikaw ang dagat ng buhay ko. Pero pasensya ka na. Patawad kung kailangan kitang iwanan. Patawad dahil minahal kita. Sana maging masaya ka. Mahal kita, Gary. Gusto kong lumigaya ka. Ipangako mo. Ipangako mo sa akin. Magiging masaya ka. At magiging malusog. Patawa, Jonah. May bagyo. Kaya hindi tayo makakaalis. Gusto talaga kitang dalhin doon. Pero hindi pwede. Jonah. Patawarin mo ako.
Kwarto ba? Ilan ba kayo? Pag namulaklak ang mga buto, mapupuno ang buong burol. Saka kami babalik ni Gary. Babalik ako sa susunod na taon at sa susunod na taon pa. Iriregalo ko kay Gary ang burol na puno ng bulaklak. Tanggapin niya kaya? Ano kayang magiging kulay ng mga bulaklak? Ano kayang magiging reaksyon ni Gary? Jonna! Hay, ang ganda, no? Bibihira lang ang pagkakataong makakita ng ganyan. Gaano kalaki ang posibilidad na magiging magkakilala tayo? Kasing bihira siguro ng isang bituin pag may bagyo. Gary? Hmm? Gary? Hmm? I love you. I love you too.